tatlong mission natin for today. One, makapamili ng konti kasi wala na akong maulam. Two, itong cellphone ko na nag-blackout eh. So, papagawa ko. Three, syempre, yung sapatos. Gagamitin natin yung Jordan 35 Collab Titan. So, try natin. Pre-break in natin ito. Mamaya ulit. Siyempre, susuotin uli natin itong parang condom ng sapatos para hindi magasgasan yung ilalim. Simple lang naman yan. Shoot-shoot lang na ganyan. Kaya nga condom ng sapatos yun. Yan. Kasi higpitan na yan dito. Mahigpitan. Yan. Ayos. Ready na. Ayan o. Sarap gamitin, maluwag dun sa may end. Sa harap. Kasi malapad siya. Sarap i-break in. Lalo pag nag-grocery eh. No? May bibili pa tayo? Ano pa? Tagal mamili. Mamaya ulit. Yun, sarap to eh. Miss Wah. Ito yung asawa ni yun eh. Mr. Wah. Ayun oh. Gumagana na uli ang cellphone ko. Pagdating daw sa bahay, pwede natanggalin yung scotch tape. Ayos. Gagamit na uli. Jordan 35 Titan Collab. So, ito yung next na re-review natin. So, titignan natin yung detalye. Ano ba yung na-expect natin sa Jordan 35 and Titan Collab. So, unahin na natin syempre yung box. So, dito, may kita nyo yung logo ng Jordan 35. Yan. Tapos, definitely yung Jordan logo. Shopman. And then, sa kabilang side naman is yung Titan. Similar dun sa ano, sa Jordan 23 and Titan. Meron din siya dito design na Thunderbolt. Paano siya bubuksan? Actually, ganito eh. Tataas pang ganyan eh. So, para siyang ano, yung leaflet mo sa mga baton. Pagbukas niya, paganyan, tapos paganyan. Paganyan yung bukas niya. Tapos pagdating dito sa ano niya, sa sheet. Jordan logo, Titan logo, tapos yung Thunderbolt na design. Tapos, syempre, ang resibo. Kung kano bili ko dito? 9,695. Tingnan natin ngayon yung sapatos. Check ko muna box. Unahin natin itong ano, itong design dito. So, itong side na to is similar dun sa Jordan 5 na design dun sa side panel niya. Tapos ang lacing nito is nasa loob. Yung lacing system niya nasa loob. Compared dun sa iba na parang sa loob mo siya ano, ay sa ibabaw mo siya nilalagay yung sintas. Ito is nasa loob. Para kapag yung nandun sa paa mo, parang mararamdaman mo naka-firm siya dito sa ibabaw. Ay kita nyo rin dito actually, ito is yung Eclipse 2.0 technology. So parang meron siyang AirPods na support dito.
para kapag naka-fit yung paa mo dun sa loob, ito nasa gitna. Nasa gitna dito. Ganon. Mararamdaman mo na merong support dun sa ano mo. So, mas maganda siya sa lateral sa kapag tumatalong-talong ka. So, marami na din nagsasabi na maganda nga ito para sa mga talagang ano, active na nagbabasketball kasi talagang pinag-isipan yung design niya. So, yan yung Eclipse 2.0 technology. Makikita nyo rin dyan na merong letter E na logo. Ano pa ang natin? Makikita natin dito. Kapag tinignan nyo naman yun dito niya, it's similar dun sa Jordan 35. Yung normal issue or release nila ng Jordan 35. Similar lang yung ano niya, yung style niya. Tapos ito kasi, ito naman sa ibabaw niya, para siyang ano, parang magsabi gray, pero to me, it's more of ano siya, off-white. Yung color niya, hindi siya talaga purely white. So, off-white siya. Tapos dito sa dila niya, stitches na ano, na Jordan logo. Gold siya. And then kapag binaligtad mo naman dito, pag tiningnan niyo yung diyan niya, ito naman yung ano niya, yung logo ng Jordan 35. Ngayon, pag tinanggal ko naman 'to, makikita niyo naman dito na nakalagay is Nike here. And then 3 stars. Same way dito sa may kabilang mundo. Sabi nila, kaya may ganito yan to support yung pagdado, paano yung pagsusot natin sa sapatos. Minsan kasi pag nagsusot tayo sa sapatos, ito hinihila natin ito. Para sumot ng ganun. Nilagay daw to para ito naman, ito na lang yung sana iangat. Hindi ko alam, pero ako, sanay kasi ako na ito yung ano eh. Ito yung parang hinahawa kong pataas eh. Okay, sinusot kong pag-anong yung paa ko. Tapos dito may mga ano yan, may mga parang little dots na I don't know whether it's rose gold ulit or light red, pero may dots dyan. May dots. Tapos, yung dito niya, dito sa panel na to, may design siya nung ano, nung Thunderbolt ni Titan. Diyan. Ano pa may kita natin? Ito, syempre, sa ilalim niya. Maganda yung pagkakadesign niya dito. Tapos, nakalagay yung, ano, yung Jumpman, Jordan logo sa gitna. And then, Air Zoom. And yun niya. Now, tingnan naman natin loob. Yung loob niya, kung papansin natin, may nakalabas yun na Jordan logo at saka Titan logo. Yung padding dito sa ano niya, sa loob. Actually, man yan eh. Pag sinuot mo, talaga mararamdaman naka-firm din ganun. And I think ito yung ano, will resolve dun sa challenge natin sa Jordan 23. Sa 23 kasi, talagang pag malapad yung paa mo, medyo mahirapan ipasok. Ito, kaya niya ng cater, I should say, yung mga malalapad din yung paa. Kasi dito, medyo pa ganun na siya. Pero dito, ganun pa rin yung parang style na parang memory foam yung datingan niya. Na talagang mag-fit po sa paa mo. So kapag suot mo yan, talagang comfortable din. Siguro huling uli ito, bago natin makalimutan. Yung lace. Ito uli yung parang mamukhang hasyendero yung datingan mo kasi gold-plated to. Pareho ng Jordan 23 Titan wherein dito may nakalagay na ano logo niya. Yung Titan saka Jordan. Ganon din sa kabila. Kabilaan yan. So, mare-recommend ba natin to? Definitely, especially dun sa mga talagang actively naglalaro kasi because of Eclipse 2.0 design na will fully support talaga yung paa mo saka yung pag-finish siya talagang ganun siya naka-firm siyang ganun, that's why ano mapipil mo na talagang well protected yung paa mo. Definitely hindi naman natin masabi na
injury free siya, pero alam natin mas maganda yung pagkaka-design nito compared to other sneakers. So Jordan 35 and Titan Collab shoes. Ganda.